Nandito po tayo ngayon sa Los Angeles at we are 16 hours away. So alas 3 po ng hapon ngayon dito. No? Pero maski tayo naririto sa Los Angeles, nasusubaybayan po natin kung ano nangyayari sa Pilipinas. Alam ko po na nakapaghain na ang ating istasyon SMNI ng isang petisyon, no? Para humihingi ng temporary restraining order at preliminary injunction laban po doon sa order ng National Telecommunications Commission na pinapasuspinde ang ating prangkisa, no? Miski wala pang hearing na nakaset, dahil ang hearing ay nakaset parang sa January 4, no? At napakaganda naman po ng petition natin. Hindi na ako po nakatulong sa paggawa niyan dahil ako po yung malis na nga ng bansa. Pero malinaw po dun sa petition na hinain ng SMNI. Unang-una, pinagkaitan po tayo ng due process dahil sinuspindi na tayo. Samantalang, ang pagdinig sa kaso ay ineschedule lamang sa ika-apat ng araw ng Enero. No? Pangalawa, siyempre, ang pagsususpend sa SMNI ay presumed unconstitutional by way of prior restraint or censorship, no? Kaya yan po ay presumed unconstitutional, kinakailangan ang NTCM mag-justify kung bakit dapat isuspinde. Eh wala naman tayong mga ginagawang mga terroristic mga aktibidades gaya ng CPP-NPA, sila mga terorista. No? Wala naman tayong clear and present danger dahil tayo nga po ay inaasahan din ng mga mananampalataya sa Kingdom of Jesus Christ para matanggap ang kanilang pang-araw-araw na spiritual na mga pangangailangan, no? At syempre tayo po ay miyembro ng media na nagbibigay impormasyon sa ating mga kababayan para tayo po ay makatulong na sa ating mga kababayan na bumuo ng kanilang mga paninindigan sa mga pang-araw-araw na issue. So malakas po ang aking paniniwala, nagagana po ang ating sistema ng katarungan, at dahil nga po dun sa kaso ng Chavez versus Gonzales na nagsasabi na ang pinagbabawal ay hindi lang yung panunupil talaga sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, kung hindi kahit anong bagay na magkakaroon ng chilling effect para matakot yung mga mamamayan na magsalita o kaya mga mamamahayag na gawin na kanilang trabaho, kampante po ako na in due course, gagalaw naman po ang Court of Appeals at mag-i-issue ng hinihingi nating temporary restraining order at preliminary injunction. Apo. Sir, ang pinagbasehan daw po ng NTC ay yung kanilang Rules of Practice and Procedure sa Rule Number 10, Paragraph 4, at basahin ko lang, Attorney. The Board, for a good cause or for good cause, may prior to the hearing suspend for a period not exceeding 30 days any certificate or the exercise of any right or authority issued or granted under the act or plan by order of the board, whenever such step shall in the judgment of the board be necessary to avoid serious and irreparable damage or inconvenience to the public or to private interest. Ano pong masasabi niyo dyan, Attorney? Kaya nga po, tanong natin, ano kaya yung good cause na yon? Ano ba yung irreparable injury na magagawa ng SMNI? Kasalanan na ba ngayon magtanong kung paano ginagastos ang kaba ng taong bayan sa panig ng mga taong gobyerno? Hindi po. Yan talaga ang katungkulan ng mga mamamayan. No? So sa akin po, walang irreparable injury, walang serious injury na may iwasan sa pagsususpinde ng prangkisa ng SMNI. Ang tanging dahilan po kaya tayo ay sinuspinde ay dahil lang po doon sa pagnanais ng mga Kamara de Representante na suspindihin na tayo at tuluyan ng i-revoke ang ating prangkisa. Pero wala nga pong bisa man lang yung kanilang ginawang resolusyon dahil hindi naman pinagsang-ayunan ng Senado, no? So that is only the sentiment of the House. Wala pong legal na epekto yan. At kinakailangan po, it is now the burden of the NTC to show kung ano yung good cause at kung ano yung serious and irreparable injury na makakamit kapag hindi po nasuspinde ang SMNI. Pero ulitin ko po, sa ating jurisprudence, it is presumed unconstitutional dahil ito po ay isang pamamigitan ng censorship or prior restraint sa kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. At kung hindi ito maituwid o maitama, Attorney, halimbawa ang isang network pagdidiskitahan lang ng isang nasa Kongreso, nasa Kamara, allegation pa lang, papaparatangan pa lang, base doon sa kanilang kautusan sa NTC, parang doon sila nagbase. Nagbase na sila sa allegasyon, tsaka pa magkakaroon ng pagdinig. So, pwedeng magamit at magkakaroon ng chilling effect ito talaga sa iba pang mga network.
At yan po precisely sinabi ng Korte Suprema na pinagbabawal yung anything, any act of government na magkakaroon ng chilling effect sa mga mamamayan. At syempre, dahil ito po yung nangyari sa SM9 na sumuporta pa sa kandidatura ni PBBM, pwede rin itong gawin sa mga ibang media establishment sa talaga namang walang tigil ang banat kay PBBM. Kung magagawa mo to sa tumulong kay PBBM sa eleksyon, lalo mong magagawa ito dun sa mga dati ng kalaban ni PBBM. Mm-hmm. And sa January 4, yung pagdinig, malinaw na bago ang pagdinig, bago ang investigasyon, ay actually may 15 days pa nga na pinagpapaliwanag. Tapos sa January 4, kung hindi ako nagkakamali, doon yung pagdinig mag-uumpisa. So bago ang pagdinig, suspension muna? Mali po yun eh. Dapat dinidig muna. Kasi nasaan yung good cause na sinasabi ng sariling rules ng NTC? Niwala man silang binanggit na good cause other than sinabi nila na nagkaroon ng resolusyon ang Kamara de Representante na gaya ng aking sinabi kanina ay wala naman pong legal effect dahil hindi po pinagsang-ayunan ng ating Senado. Tsaka hiwalay din sila sa legislative sila, di ba? And itong NTC nasa executive. So, opo, tama po yan. Bakit niya susundin ang hindi naman po kabahagi ng executive branch of government? So talagang maling-mali po yung ginawa nila. Pero syempre, ang katotohanan po sa Pilipinas, kapag ang kapangyarihan ginamit sa mali, minsan sinusunod na iba rin taong gobyerno.